Richard, shout out. Salamat at thank you. Richard, maraming salamat. Sana supportahan natin si Richard. Pagkatapos yung pagpindot yung bell, pinutin niyo po yung all. Napakagandang umpisa na umaga natin ngayon mga ka-so weird at maganda umpisa... talaga kasi tinan mo yung isang sirigondog so hindi lalong hindi na makatakbo yan. Bagong karakter naman to kapo si Saito eh ngayon sino naman kaya to? Si Dora the Brownies. Hindi ba si Marites? Hindi ba? Hi Marites! Ang ganda na umaga natin ngayon mga ka-so weird no dahil naumpisahan ng tawa. At ayun, hintayin lang natin yung ibang gagawin dito. I-review lang natin yung mga nangyari kahapon mga ka-so weird no. Di ba nga, nabitin yung semento dito sa kabilang side. Dito, kaya naghalo ulit sila ng semento para maituloyan. Yan, so hintayin lang natin si Tatay Tatsky para makapaghalo at maituloy itong sa poste dito mga ka-so weird no. Yan. At sige. Ayusin ko na yung mga pipes. Alright. Sa ngayon, naghahakot na sila mga ka-so weird ng semento. At sa tingin ko, may kasamang graba yan, no? Para doon sa halo natin. Right. Tingnan lang. Uy, yung graba. Wala ka na kasuot? Wala na. End of the day. End of the day. Kala ka end of contract na rin yun. End of sinira the bed. Na rin. End of the bed. End of the bed. Ay mga kasabid, kung makapansin natin, unti-unti na nasisira habang gumaganda yung bahay ni Idol Jackers. Papangit na mo nang papangit yung bahay ni Kaya Juni. Kailangan may magsasacrifice na gano'ng isa muna yun, no? Pero syempre, hindi papabayaan ha, yung jobber sniper yan. Dahil, palitan mo ng Eurotex yung nasilang, ano, igani. Sabi ko ay, isirain yan. Kailangan natin magtapyas ng kapiranggot. Sa ating revenue. Kala ko sa property ni, ano, Kuya Juni. So, bali, ito kasi yung igani kay Juni, mga kaso weird, no? Kasi masacrifice niya muna kasi baka gumuho. Ayan. Pati pagtanghali dyan niya siya. Oo. Itong entrance ng bahay ni Kuya Juni, ano, parang pangit lang kunyari sa una. Pero pag pumasok ko doon, doon makikita yung talagang ganda ng bahay ni Kuya Juni. Lagusan lang talaga yan. Alright. Yun, oh. At ito na yung unang bagsak ng bato. Ngayong umaga mga kapanalig. Bali bumagsak yung bato na yan mga 8:30 ng umaga. Alright, at yan si Kabakaw at si Martes dumadating na naman. Nanay Martes. Nanay Martes, may bagong chismis ba tayo nakakuha dyan? Ba't ganyan ba suot mo? Naka-costume yun. Lagay ko na dito pare. Hindi pa rin ho! Nandiyan pa ng semento. Lagyan pa semento, ano? Bali, ilang sako yan, pre? Apat. Apat na sa... apat na agad. Nagsisige, napaisip eh. Apat tapos. Semento, apat na graba, apat na buhangin. Ayun! Sa isang balot, isang supot na semento. Alright! Ayun. Halot tayo. Yun ang tamang timpla ngayon, mga kasuwig, no? Apat na graba. Apat na buhangin. Buhangin pala. Tapos isang supot na semento. Para saan niya ito yung naiwan na trabaho doon sa gilid? Oo. Oh, yun sa kahapon. Itutuloy lang nila mga kaso weird no. Yan. Sa ilo na yan? Yan o. Diyan na nilalagay. Yan. Sa akin mga kaso weird, tinitibag na... Ang pangalan mo pre? JP. Etong bato dito no, nasa pader. Para maidiretso na natin itong poste. Pangat na ganun. Kasi nakaharang yung pader na yan mga kaso weird no. Para mabuhusan na rin at malagyan ng plywood. Na harang dun sa pagbuhos ng semento. Alright, patigas na yung semento natin. Ito yung linagay kahapon kung natatandaan nyo no.
Ito naman mga ka-so-weird yung ginagawa nila. Naghukay sila kay dito sa part na to. Kasi yung next na gagawin nila ay yung beam na kaduktong nun mga ka-so-weird, no. Tapos yung poste dito, ikakabit na. Ah, may naiwan pa palang isang poste na ikakabit. Ito na yung pinakahuli. Last na yan. Last na. Tapos bubuhusan na yung iba. Yan, no. Ito, tie-beam dito eh. Tie-beam dito yan sa... Ito. Ayan, sa baba. At kung makapansin natin mga ka-so-weird, makikita natin si Kabungot na, ayan o, talagang sinisipat. Sinisipat kung para sisirain yung bahay ni Kuya Juni. De, medyo binabaklas lang yung ano mga ka-so-weird, no? Kasi kung makapansin natin, nakatabingi din. Eto nga poste dito mga ka-so-weird, kaya kailangan ipantay. At ingat sa kuryente, ha? Kasi minsan di natin alam ano pala yan eh. Baka mo ngayon, mamangisay ka dyan. Basic lang yan. Basic lang ba? Pag nangisay tayo, basic lang yan. Lagya ka. Hindi, may hukay na naman dito. Hindi, joke lang. Huwag kang ganyan. Oh, joke lang, joke lang. Eh, ikaw nagsabi ng basic eh. Bali mga ka-so-weird, ito yung sahig ng bahay ni Kuya Juni, no. Gumuho siya kahapon. Kasi malambot nga yung buhangin dito. Kaya ang gagawin ngayon mga ka-so-weird, lalagyan na ng... Ito. Lalagyan na ng... Itanong mo muna kung ang puso ni Ma'am malambot ba? Wala si Ma'am eh. Nasa ba si Ma'am? Anong yaka? Si Ma'am na naman nasa isip mo. Mamaya pa lalabas yun. Malambot ba ang puso ni Ma'am? Malambot po. Eh tuloy tayo, loko talaga si Kabuo to. Maglalagay na ulit dito sila ng dagdag na hollow blocks para magawa na ulit ang flooring ni Kuya Juni mga ka-so-weird, no. Kailangan talagang lagyan ito ng hollow blocks para yan, masasalo na yung buhangin, hindi na siya bubuho. Tama po ba yan, Tay? O di ba? Ikaw may tama. Oo, may tama. Ano ko papasin niya, no? Ayun yung gumuhong part. At nandito na naman si Kuya Dang mga ka-so-weird. Si Kuya Dang, the legendary Kuya Dang. Nakatayo na naman. Nakatayo, ibig sabihin gising. Doon yan sa ano, yung tambakan sa may kubo. Ayun dahil ba doon nilalagay? Boss, kala ko may gagawin ka. Ha? Kala ko may gagawin ka. Nag-transfer pa ng files. Agad-transfer ng files. So while transferring, yes, it takes a year? How many century? Minutes lang. Minutes. Minutes. Oo nga, si Marites yan. Bakla na si Rigondo. Mukhang buntis si Marites. Normal kaya yung taon niya. Yung ibang buhangin na galing doon mga ka-so-weird, no? Hinahakot na nila para maging malinis itong part ng paligid. Tapos itatambak na lang po doon. Yun o. Medyo mahirap siyang palakin mga ka-so-weird kasi nga kumbaga nasiksik na yung buhangin dahil dumadaan ng maraming tao dyan, nasiksik na yung mga buhangin. Ang hirap na palakin. Tumitigas na yung buhangin niya. Diba Kuya Dan? Yes, at the same time marami siyang mga ugat. Yes! Na nagaling doon sa ugat dito dati sa puno dito. Yeah, that's true. Right. Akin na yung Rigondox. Marites, ano ba? Isa sa mga dahilan kung bakit malakas yung katawan ng mga tao dito mga ka-so-weird, no? Kasi katulad na ito, pag may trabaho, umaga pa lang kumikilos ka na, pinagpapawisan ka na. Tapos, maamoy mo pa yung simoy ng hangin galing sa dagat, tapos matatama ka pa ng araw. Kaya malalakas yung katawan ng tao dito. Kaya pag nandito ako, hindi ako nagkakasakit talaga eh. Yan, bali nagtutulong ang father and son, si Kabungot at si Tatay Tatsky para diskartehan yung poste doon mga ka-so-weird, no? Para dumiretso na siya. Habang ito naman si Boy, ang pinaka-pogi na labor ni Idol Jumper Sniper, nilalagay dito sa buhangin. Yan, nilalagay sa buhangin. Nilalagay dito sa taas yung buhangin. Ano ba sinasabi ko? Kuya Juni, si Kabungot! Binabaklas na. Ano yun? At nandito na si Kuya Tubal.
ang napaka-macho na si Kuya Tubal. Napakalakas ng sex appeal at ang yummy-yummy. Yan. Excited na rin ako mga ka-so weird sa mga susunod pang hakbang na gagawin dito sa bahay ni Idol Japper Sniper. Ngayon pa lang na-imagine ko na yung magiging itsura niyan mga kapanalig na napakaganda talaga. Ay, kapanalig ka-so weird pala. Nalilito na naman ako. Ay, dapat naligo. Dito sa part na yan mga ka-so weird, kailangan ng gamitan ng sinsel na malaki. Ano ba tawag dyan? Taktak. Itaktak mo. Kasi tumigas na. Kasi dito sila naghahalo ng semento. So yung mga natira dito kahapon mga ka-so weird, tumigas na. Kaya hindi na kaya ng palayan. Kaya kailangan ng gamitan ng itaktak mo. Itaktak mo ako ya, Tubal. Yes! Boss! Hindi ka na naman mapakali, boss. Hindi ka na naman mapakali. Ay, minamanage ko ng mga isa pa nag-edit. Kaya mga ka-so weird, sa semento na ganito, kung magse-semento kayo, no, napaka-importante na lilinisin nyo lahat muna bago kayo mag bago kayo matapos. Kasi once na naiwan kahit yung maliliit na yan, mahirap na yan bakbakin mga ka-so weird, no. Ayan, no, patulad yan. Tama, nahihirapan na siya, no, si JP. Ayun. Nagahakot natin, wala. Bale, ito yung mga materials mga ka-so weird, no. Makikita natin dito na may mga pako dito na may kanya-kanya sukat. Pero hindi ako familiar sa mga pako kasi mga ka-so weird. Pinapakita ko lang sa inyo ito. Pero pa mga pang ano lang to, pang kahoy, no. Ayan. Ayan. Pinaso lang, di dalawang isang pares. Nag-games ka lang eh. Kala ko nag-edit ka. Ina-arrange ko yung i-edit ni Kanuto. Actually, hindi ako mag-edit talaga nito ngayon. Wow, actually. Ina-arrange ko lang kasi scattered. Nag-scattered. Ano yung scattered sa kahapon? Basta English, hindi ko rin sagit Tagalog. English zero talaga kasi ako. Scattered, kumalat. Hindi, may joke na kahapon eh, scattered. Pangatlong pusa. Ayun, pangatlong pusa ba yan? Pangatlong pusa ba yan? Scattered. Arrange ko lang yung files kasi para hindi mahirapan si Kanuto para dire-diretso na edit niya kasi may yung iba kasi nandito sa una. Tapos yung mga ibang files na dapat kadugtong nandun sa isang cellphone. Nagka-leche-leche kasi tatlong memory card ginamit natin kahapon dahil hinayupak eh. Haba. Haba ng clip mo. Okay, so hindi muna natin storeboyin si Idol so weird, no? Dahil busy siya sa ginagawa niya. Tignan mo. Dito siya nag-e-edit para nakikita niya pa rin yung mga ginagawa ng mga soldiers. Kailangan i-clear kasi to. Oo. Ihakutin muna dun sa somewhere out there para mag-clear siya. Somewhere. Kasi tulad ito, nag-hukay sila. Mag-beam. Oo. Beam. Oo. Yan. Ngayon siguro, kala ko mag-e-edit ka. Edit ka na. Edit ako. Dami pa sinabi. Ayan si Tatay Tats, tinitignan niya yung mga kung ano pa yung pwedeng gawin. Sinusukat niya dito sa dito, yan. Pag ganun. At yan si Kuya Icar na nahihirapan sa mga ugat ng puno. Nagkaano na eh. Ayan o, nagbugkos-bugkos na yung mga ugat dito. Ito puno ata ito ng nyug eh. Na galing dito kung maalala nyo na ginagawang lamesa dito. Na sinibak ni Idol Japper Sniper. At nandito naman tayo sa pinakaloob nung bahay ni Idol Japper Sniper mga ka-so weird, no. At makikita natin dito na natapos na etong lalagyan ng beam dito sa gitna mga ka-so weird. Wala pa tayong idea kung maglalagay din ng beam pag ganun, no. Para sobrang tibay na. At unahin muna siguro yung mga sa labas na mga poste, yung mga beam doon bago pumunta dito sa loob mga ka-so weird. Alam nyo mga ka-so weird, no, isa sa pinaka magastos din na part ng pampagawa ng bahay eh yung mga ginagawang tungtungan ng mga kahoy katulad nito. Kasi kasama sa gastos yan eh. Naalala ko yung nagpagawa ko ng bahay, ang ginamit ni kaya Junie ay scaffolding, yung ano yung tinatawag na yung nilalagay-lagay lang sa gilid, di ba? Madali lang 'yon.
hindi katulad nito mga kahoy na to, mga kasawid, kailangan pang ipako, no? Kaya kailangan matibay din yung pagkakagawa. Kasi dyan nakasalala yung kaligtasan ng mga trabahador, mga kasawid, no? Pagtutungtong na dyan sa mga kahoy na yan. Ayan. Ayan ang nagsisilbing tungtungan nila pag matataas yung mga pupuntahan, katulad sa bubong, o kaya magpapalitada na, ganun. At ayun, sinusukat na ni Tatay Tatsky yung level nung pader, mga kasawid, para pantay na pantay. Para sa walang idea, ayan pong hose na yan, may laman na tubig sa loob. Ayan po yung isa sa paraan para makita natin, para mapantay yung pader, mga kasawid, no? Yung level. Tama ba ako dun, Moy? O, diba? Yan mga kapalarig, time check lang, 12:47 na. At sa ngayon, hanggang dito na lang muna yung vlog natin. At magkita-kita na lang tayo sa next episode. Maraming salamat mga kasawid. Bye-bye. At sana nag-enjoy kayo sa vlog natin. Bye-bye.